sa ating District Supervisor, Ginoong Armando L. Mayunan, sa ating panauwing panangal, mga opisyalis ng Barangay Quivia, mga opisyalis ng PTA, mga guro na paralang ito, mahal namin mga magulang, mga panauhin, mga kapwa ko may sipagtapos, isang napakagandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Maxine May Fuentes Marbebe, 12 years old, pinanganak noong July 26, 2011. Ako po ay nakatira sa Purok 19, Quivia, Matalam, Cotabato. Nag-iisang anak po ako ng aking mga magulang na sina Sarah May Fuentes Marbebe at Max Bigayo Marbebe. 2 years old pa lamang ako nung una ako pumasok bilang preschool sa Napasaan. Ayaw pa akong tanggapin ng guro noon kasi masyado pa daw akong bata. Ngunit hindi makapagantay si mama at nakiusap na lang siya na subukan. 3 years old po ako nang nilipat ako ni mama sa Solana South Cotabato sa pangalaga ng aking nanay Ulola upang siya ay makapagtrabaho sa abroad. 4 na taon po ang nagtrabaho si mama sa Singapore. Grade 2 ako noong siya ay umuwi dahil nagkasakit siya sa Singapore at nagdesisyon na huwag na pumalik pa. Dahil na din sa payo ng kanyang nakakatanda kapatid at ng kanyang doktor. Simula nang umuwi si mama galing sa Singapore, ang dami nang nagbago. Nahirapan din ako mag-adjust sa panibago naming sitwasyon. Dahil noong mga panahon na nasa ibang bansa si mama, na sana ako na ibibigay niya ang sapat ng mga kapangailangan ko. Pero hindi yun naging dahilan para mawalan ako ng gana sa pag-aaral. Bagkos nagsumika pa ako lalo dahil naintindihan ko at nararamdaman ko kung gaano kahirap ang buhay. At sa mga panahon nandito po si mama, mas naging komportable ako sa aking pag-aaral. Dahil si mama ang mag-aalaga at kumagabay sa akin. Mas napagtanto ko po na hindi sa lahat ng pagkakataon, pero ang magiging dahilan kong sa buhay. Iba pa rin pala pakiramdam pag may nanay o mama na gumagabay at nag-aalaga. Grade 3, nagsimula ang pandemic na nagdulot na pisalas, malaking pisalas sa buto. At ang hirap mag-adya sa panibagong hamon, yung halos naiyak na ako habang sumasagot ng modules. Grade 4 po ako, lumipat ako dito sa New Savior Elementary School, panahon pa din ng pandemic. At hanggang sa unti-unti na rin bumabalik sa dati ang lahat. Noong grade 5 po ako, sa wakas, bumalik na talaga sa dati ang lahat. Ang dami ng activities, mas naging excited ako pumasok araw-araw. Ito ay stage na hindi ko makalimutan. May mga panahon sinasabi ko kay mama na gusto kong balikan ng grade 5. Napakasayang stage ng elementary life. After grade 5 is graduating stage ng my elementary life, parang ayaw ko pang matapos ang taon na ito. Paulit-ulit ko pong sinasabi kay mama na gusto kong bumalik ulit sa grade 5. Gusto ko balikan yung masasayang alaala na hindi ko pa iniisip na kailangan ko palang iwan ang paralang ito. Bilang isang honor student, hindi na naging madali ang mga pinagdaanan ko simula kinder hanggang grade 6. Minsan may mga bagay akong hindi maintindihan. Pagdating sa aking aralin sa math, si Papa ang nagiging teacher ko sa bahay. Kahit pagod si Papa sa trabaho, tinuturuan niya ko. Magaling kasi si Papa sa math, at sa English naman ay si Mama. Ang natuturo sa akin, wala yung posible basta magtsatsaga at magsusumikap na sa pag-aaral. Sa araw na ito, gusto kong pasasalamatan una-una kay God. Hindi ako pinabaya. Hindi man lahat ng laban na ipanalo ko, buong puso pa rin ako nagpapasalamat sa lagi niyang paggabay sa akin. I'm so blessed to have my supportive parents, family, and teachers. Blessed to put in your front right now. Sa aking mga magulang, maraming salamat po sa support ang ibinibigay ninyo sa akin. Napakaswerte ko po kasi may papa ako sa Percy pag magtrabaho at may mama na hindi inintindi ang pagod at hirap para sa akin. May mga panahon na nahirap din si mama. Minsan conflict ang schedule dahil hindi lang ako ang kanyang inasikaso. Ngunit hindi pa rin nagkulong si mama sa kanyang obligasyon sa akin. Binigay niya pa rin ang yung full support niya sa akin financially, physically, and emotionally. Sila yung naging sandigan ko lalo na si mama. Siya ang laging nandiyan para sa akin. Sa bawat laban ko, si mama ang kasama ko. Si mama ang laging nagpapalakas ng loob ko. Si mama ang pinakamasayang tao. Kapag may achievement ako, kaya ganun na lang paalagahan niya ang bawat medal sa certificate ko. Sa aking mami, Bel Fuentes, maraming salamat po sa support ang binibigay mo sa akin.
Every time na may sasalihan akong paliksahan, ang mami ko po ang sumasagot sa allowance ko at siya rin bumibili ng mga gamit ko. Sobrang appreciate ko po ang lahat na binibigay niya sa akin. Kung kaya't siya na din ang isa sa mga naging inspiration ko. Nais ko pong balang araw ay maging katulad niya. Sa aking nanay, Larry Fentes, na nag-aaruga at nag-aalaga sa akin habang wala si mama. Maraming salamat po, Nay. Sa aking mga naging guro at sa mga punong guro ng paralang ito, maraming salamat po sa magagandang aral at paghubong ninyo sa aking talento at sa kalaman. Kung hindi po dahil sa inyo, patsisiga, determinasyon at suporta, hindi ko makakamit ang mga awards na meron ako ngayon. Magpapatuloy po ako sa pag-aaral na bitbit ang inyong itinuturo sa akin. Sa aking kamag-aral, lagi natin pakatandaan na hindi adlang karapan sa pag-abot natin sa ating mga pangarap. Pagkas ito ay gawing inspiration upang tayo ay lalong magsusumikap na maabot ang ating mga ambisyon sa buhay. Mag-aral tayong mabuti para sa ating mga sarili at para rin sa ating mga magulang. Palagahan natin ang lahat ng sakripisyo nila para sa atin. Wala ay posible kung magsusumikap tayo sa bayan na panalangin sa buong may kapal. Laban lang tayo. Hanggang dito na lang po at magandang araw at congratulations sa ating lahat.